Hello guys! Kamusta po ang lahat? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Dito tayo ngayon sa train station departure. Inatid natin si Madam. Kaya sabi niya wait. Hindi magwe-wait ako. Sige po. Doon tayo pupunta sa waiting kung halimbawa ano. Tumawag siya na sinabing go go. Okay. Alright. Ganda rito ng train station and departure to. Maganda yung train. Ayos. Ito ang Buhay OFW family driver 24/7 work. Trabaho lang, andaron yung train. Andaron yung train. Ngayon, waiting ako. Waiting po tayo. Bantay tayo ng tawag. Kapag sinabi niya ng go, eh, go na tayo. Diba? Ay, dito po tayo. Yan ang Saudi Rail Station ng Riyadh. Bawak po siya. Ayos. Nandoon po ang train. Ayun, ang train naka-stop doon. Waiting tayo ng tawag. Ayos. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wala tayong magawa. Pag sinabi niya mag-wait ka, mag-wait ka. Antayin mo yung tawag niya. Hanggang sa makasakay siya, makaalis yung train. Pag papasok na siya, tsaka siya tatawag. Ganun po yun. Wala, unting tiis na lang. Mababago na siguro next year yung buhay ko. Inshallah. Inshallah, makabalik tayo sa dating trabaho natin sa safety officer or security officer. Dito rin sa Riyadh. Walang pahinga. Gabi-gabi kami lumabas nung alaga ko si Doktora. Ganun lang talaga. Tiis. Hindi magtitiis. Wala. Gutom din. Di ba po? Ganun lang. Music muna tayo habang nag-aantay. Ito ang music ng mga sacrifice. Kagabi pumunta kami dun sa 866 sa Abu Bakar. Sabi niya, Tal Karim. Tal. Sabi niya, gusto mo ba ng jacket? Ay, sabi ko yes ha. Luma na yung mga jacket ko eh. Ito, binili niya. Savage. Tapos mayroon pang dalawa. Isang sweatshirt. Isang jacket. Okay na rin, bawi na rin ang pagod. Ganun na. Eh, pampalubag loob niya. Eh, parang ano kasi eh, maligalig talaga yung mga, may sakit. Hirap sa kanila. Ay, nako. Sana, maging maayos ang lahat. Binigyan ako ng jacket.
Kaya pag sinabi niyang ano, trabaho, trabaho. Pag nakita kasi masipag ka, may hadiya ka sa kanya talaga. Ganon talaga ugali ng mga Saudi. Katulad ko, nung bago niya ako binili na itong jacket, ang dami niya pinadeliver. Pumunta ako ng exit 6, exit 9, exit 13. Ang last destination ko kay isang kapatid ni Sir din, kay Baba Sulaiman. Baba Sulaiman, kapatid ng boss ko. Bayaw niya. Yun. Ayos. Okay naman, naihatid ko na maayos, naiuwi. Nakita niya, pagod din tayo. At nung mga medyo dumilim, nagyaya na dun sa mall. Bili ron ng jacket. Binili niya akong jacket, 2XL. Ang liit. 2XL, ang liit, sabi ko. Siguro size ng mga India to. O China yung ano. Pero kung American size yun, 2XL, malaki yun. Hindi siya American yung ano eh. Kaya sabi ko, madam, palitan ko. Ay, tal, sabi niya, hanap ka dyan. Natagal na ako maghanap, puro pare-parehas. Kukunin ko sana yung mahal. 95 sir yata yung 106. Naisip ko, baka magalit. Kasi yung pinaano niya lang sa akin, yung 39, 49, tsaka 55. Ayun, ang napili ko naman, medyo malaki na jacket, yung kulay green. Ayun, 65 real. Ayun, hindi na siya nakaangal. Okay na yun. Huwag lang daw aabot ng 100 real ang isa. Siguro, binadgetan ako ng boss ko na ang budget ko 200 o 150 para ibili ako ng mga pangginaw, panlamig. Ayun, tatlong jacket yun. Dalawang jacket. Isa ito. At saka isang sweatshirt na blue. Na nakalagay navy. Okay na yun. Yan ang buhay. Papagurin ka rito bago ka bibigyan. Ganun sila rito. Mamahalin ka nila pagka masipag ka o ano man. Wala kang reklamo, ganun. Kahit anong utos nila, sundin mo. Yan ang buhay dito sa Saudi. Mahirap, pero masarap pagka sumahod. Kaso nga lang, malalungkot pag wala ka ng pera dahil padala sa Pilipinas. Siyempre, may pinag-aaral tayo. Wala tayong magawa. Tapos, bayad pa ng utang. Natatawa lang sa sarili ko po. Sige po, thank you for watching. Sa susunod po ulit na video, ito po si Abdullah Karim Lasaga. So, saludo po sa inyo. Kung sino man kayo nanonood kayo, I like you. Masalam. Sacrifice talaga.